Okay? I'd like to introduce to you ngayong gabi po si Attorney Nery Colmenares, former congressman ng bayan muna. Attorney, pasensya na po for keeping you waiting po kanina. Okay lang, Christian. Enjoyed naman ako doon sa interview niyo kay Direk Reyes. Sayang, nag-ambisyon din ako katulad mo na... mamura man lang ng director. Ako, kahit matapunan na lang ako ng sapatos dyan, okay na rin. Basta lumabas ng few seconds. But anyway, salamat. Salamat sa magandang interview na yon. Kong, kayo po ba ang naging abogado ng petitioners? Tama po ba? Yes. Tatlo kami and may dalawang young lawyers kami noon sa bayan muna na pinagsulat ko ng draft at nag-edit ako. So, si Attorney Julius Matibag at si Attorney Jonel Torregosa, no? They're fresh graduates noon. And natuwa sila na after, 14 years, nakakontribute sila sa pag-make ng history when they're pleading in the Supreme Court, made it, no? At naging may major jurisprudence siya. So, yeah, we were lawyers then at sila ang younger lawyers. At kung may iba akong challenges sa constitutional issues at meron, sana yung mga young lawyers mag-volunteer din kasi kailangan namin ng tulong sa mga ganong klaseng kaso na constitutional issue sometime later. Yeah, Attorney Kong, paki-explain nga yung decision mo ng Supreme Court, no? Involving the tripartite agreement for joint marine seismic undertaking o JMSU. So, well, ano yan? Nagkaroon ng joint exploration ang Pilipinas at yung China, no? Para doon sa, well, practically halos buong West Philippine Sea, including our territorial waters and archipelagic waters. Kasi in fact, yung northernmost, malapit na sa Palawan. In fact, yung southern part malapit sa Palawan. Yung northern part malapit na doon sa Malampaya. So medyo, very, very wide, no? 142,000 square kilometers, ha? So anyway, noong 2005 nila ginawa yon, tapos hindi yun nalaman kasi hindi nila pinapakita ang agreement kasi may imposition ng China noon na confidential yon. Noong naka-receive kami ng photocopy ng ng agreement na yon, kapareho rin sa may nagbigay sa akin dati ng kopya ng loan agreement sa China sa Chico River at sa Kaliwa Dam. I filed the case before the Supreme Court. We filed the case before the Supreme Court. Bayan muna, ano? Ang mga kongresista ng bayan muna doon ay si Teddy Casino, si Casaturo Campo, at iba pang mga progresibo na mga kongresista. Anyway, ang issue doon is this. Article 12, Section 2 ng Konstitusyon nagsasabi na ang natural resources, petroleum, etc., kalagayan, ay owned by the state. That's the first. Second, the EDU ang shortcut. The exploration, development, utilization of these natural resources shall be under the control and supervision of the state. That's the second point sa Article 12. Dapat kontrolado ng Estado yung project na yan. At pangatlo, kung meron man, kung hindi man directly ang state ang mag-EDU, pwede siyang mag-joint venture with another corporation. Pero dapat 60-40 ang hatian. 60% Filipino ang korporasyon na yon, 40% yung foreign kung meron man. Itong joint exploration between China and the Philippines ay... And Vietnam. Later on, sumama ang Vietnam. Vietnam opposed it. Sabi ng Vietnam, no, hindi kayo pwede mag-joint exploration kasi isasama ang Spratlys. Dahil andun sila claimant. Andun sila doon. Nung manahuli, nang tingin nilang hindi nila mapigilan kasi all set si Gloria Arroyo noon, sumama na lang sila sa tripartite na yon. Sabi namin sa Korte Suprema, hindi ito asang-ayon sa Constitution. In fact, direct violation siya. Kasi ang daming bahagi ng agreement na the fact lang na joint siya, hindi na yung 60-40 in the sense na parang kung magpantay-pantay kayo, hindi na siya 60-40. Malinaw po ba yun sa agreement? Definitely. Yung China and the Philippines muna, ano ba yung hatian? Ang korporasyon na kadeal ng Philippine government is 100% foreign-owned. That's the first thing. Sinuk. Yeah, Sinuk. China National Offshore Oil Corporation, yung Petro Vietnam Corporation.
these are not just merely 100% foreign-owned, the state-owned, pagmamayari ng gobyerno ng China at Vietnam. So, ano, wala talagang porsyento niya na Pilipino, kahit negligible na 1%. So, and secondly, yung control and supervision ng loaded talaga na dihadong-dihado tayo. Kasi, gano'ng kadihado tayo? Well, for example, yung ang magkocontrol ng buong project operations na yon ay Joint Operating Operations Committee. Siyam ang miyembro noon. Sa siyam na miyembro noon, tatlo lang yung atin. Anim yung kanila. So, sila ngayon ang bubot, pagboto sila against us, italo na talaga tayo, di ba? In fact, kung titingnan mong 60-40, sa 10 katao na komite, anim dapat yung atin doon. Eh, naging siyam na nga lang, naging tatlo pa yung atin. So, ano na yan? Teka, yung anim ba, sir, equally Vietnam distributed? At China. Vietnam at China. China. Yes. E pa, paano kung may deadlock? 3-3-2. Well, hindi ko alam paano na-resolve, pero maraming imposition ang China doon na siya ang, matakin mo, kung ano man gagawin natin sa data, hindi natin pwedeng gawin. Magpaalam muna tayo sa kanila. Kung gusto natin i-benta. Nakatali kamay natin. Tali. In fact, confidential siya. Hindi pwedeng sabihin. Tapos, yung expenses niya, i-approve ng komite na yon. Kaya wala talaga yung information owned by the three. So hindi natin owned yung data. In fact, later on sa isang congressional investigation, nag-file kami, tinanong ko yung, naalala ko yan, DFA, ano bang nakita natin na data doon? Nakita ba natin kung saan ang mga langis? Sabi nila, sir, ang binibigay sa amin, hindi namin ma-interpret eh. Medyo vague, blurred or something, mga data na hindi namin. Naisahan talaga tayo ng China doon. Pati Vietnam, I presume naisahan ng China kasi nag-explore siya on her own. Ha? Hindi naman tayo kasama. Tapos, hindi talaga na-implement yun. So basically, not only a violation of the Constitution, it was the complete humiliation of the Philippines na kung saan tayo ang may malakas na claim diyan. Matakin mo, 25 nautical miles from Palawan. Tapos, sila papasok tayo, hindi tayo makalapit sa kanila. Eh. Tapos, naging patas yung hatian ko sa kasakali, ano? Correct. Why did it take this long, no? Tsaka, yan, tinitingnan ko yung 80% pala lang ano natin, EEZ. Correct. Ang tatamaan dito. Tatamaan. So, may anim na islands tayo. Pero tayo po ba nag-initiate nito? At China. China yon sa tingin ko. Ganito yon. Ang Pilipinas naman has not been so, you know, hindi ganun kalapit sa China. The only time that we became close to China was during the time of the former President Marcos. He played the China card noon. Pumunta ata si First Lady Imelda Marcos sa China, nag-meet with Mao Tse-tung. Tapos, yeah, yun. But after that, the Philippine presidents were not really playing the China card. Ang susunod, si President Arroyo was the one of the first to play the China card. At siya nang lumapit noon sa China for loans and projects. At ang binigay ng China, at yun ang allegation namin sa Korte Suprema, na binigay ng China ang North Rail project, South Rail, at saka NBNCT in exchange na magpirmahan tayo ng joint exploration. Ang tingin namin, at sinama namin to sa mga impeachment complaints, yung NBNCT, North Rail, South Rail na yan, overpriced yung mga ano doon, daming corruption doon, irregular. In fact, another issue yan, but ang presyo lang noon was supposedly parang $90 million. Tapos naging $200 million na sobra-sobra. But in any case, China ang nag-initiate talaga noon kasi kailangan ng China ma-identify kung saan ang mga langis dyan sa West Philippine Sea. And na-identify niya yan, ha? Nung nag-file kami ng petition noon, 2008 na, may 3 years na siya na head start eh. Kaya noong, 2005 pa eh. So nung na-file namin ng May 20 of 2008, nung June 30, hindi na tinuloy ni President Arroyo kasi grabe ang backlash sa kanya ng taong bayan nung mga panahong yon. Pero so, nakakilos na yung China. Nakuha na rin yung gusto niya. Correct. In fact, ang tingin ko, kaya naging aggressive yung China after 2008, 2010, kasi nakita niya na yung rich resources doon sa West, nila sa West Philippine Sea, kundi yung tingin ko, pati yung ibang bahagi ng South China Sea. So, naging aggressive siya. Grabe naman yan. Na-explore niya on its own? Na-survey niya?
ganito ah, kasi ang transparent yung China eh. So for 3 years, nag-explore sila jointly ko, no? Pero pag tinatanong ko, pwede ba ang yung China, halimbawa, sama-sama kayong tatlo? Pwede rin, pero mahirap yan. Tatlong barko sa sama-sama. So ang in the end, parang may agreement na sige, you explore, basta agreed tayong lahat na kung ano man yung data makuha natin. Teka, parang naalala ko yan. Congressman kayo niyan, di ba, nagkaroon ng hearing? Parang kinu-overk yung hearing na yan. Tinanong nyo kung paano siya ni-share ng China with the Philippines yung data. Yan ba yun? Yes. Tapos malabo yung sagot para mahihirapan na hindi basta-basta pwedeng ibigay ng Chinese side sa Philippine counterparts nila kung ano man yung nakita nila. Tama ba? Yan ba yun? Correct, correct. Sabi ko, so ano yung nakita natin? Wala silang masabi. In fact, ang sagot ng isang DFA ano doon, kung ano siya eh, parang hindi namin ma-interpret yung data, hindi namin maintindihan. Ang mga, may mga photos naman daw na medyo vague or blurred or something. So essentially, pinagkanulo tayo ng gobyerno natin doon sa issue na yun. In fact, sabi ko nga, naging aggressive yung China after that. Napilitan ang Pilipinas later on under the next president, Aquino, na mag-file na talaga ng sa arbitral tribunal kasi binablockade na tayo right after that eh. Mm-hmm. So yeah, for original sin para sa akin yung JMSU. And then, of course, naging lumala lalo na under President Duterte, pinahayaan ng China na magkumpleto ng complete ng kanyang military bases dyan sa West Philippine Sea, 7 quote-unquote islands na nagtayo siya ng military installations. Kung ang tanong, bakit umabot ng 15 years bago na-decide with finality ito, with constitutionality? Of course, we filed 3 motions for early resolution sa Korte Suprema in the span of 14 years or 15 years. No? Ang sabi namin, itong nangyari, can you resolve the case? Tapos later on, nung medyo umabante na talaga ang China, naging aggressive na, nag-file kami ng motion ulit. Please, Your Honors, i-resolve natin to kasi dapat may guidelines na. And third, may mga sinasabi dati si President Duterte na mag-joint exploration. Nag-file din kami, hindi na didesisyonan. Ang pinakatingin ko na lang dyan, kaya may plano kasi noong 2012 siguro, 2013, 20, na mag-file sa arbitral tribunal. That's why the Supreme Court probably thought, sige, hintayin muna natin tong arbitral tribunal. Kaya lang, nung nag-desisyon ang arbitral tribunal in 2014, they could have decided, of course, in 2016 or so, di ba? Kaya lang, ang executive noon, si President Duterte, very, very close sa China. Kaya kung ikaw man ay magdidesisyon laban sa China, di medyo siguro. I don't really know the reason, but the fact na tumagal ng gusto, di syempre sayang, sana na-clarify na noon. But we're still happy with the decision, Christian, na after a long last, in-uphold kami. Kasi sa ngayon, hindi na pwedeng barabarabay ang pag-deal natin sa China or sa any other country for that matter with regards to the exploitation of our natural resources. You think they should serve as a very clear guidepost na dito sa current administration? Kasi nga, gusto ni President Marcos to actually do joint exploration with China, no? Of course. Yeah, sorry. Sige, tuloy. Nga po. Eh nga, kaso madalas siyang kasama sa mga trip. Yung kanyang secret weapon, si Gloria Arroyo, na siya may pakanan nito, di ba, under her administration. Gloria Arroyo is a secret weapon para sa akin of China. Hindi natin secret weapon. Kasi tingnan mo naman yung ginawa niya sa JMSU. Ang dami ng reklamo sa NBN-ZTE deal na yon. Diba, si June Lusada, na isa sa nag-expose noon, nakakulong, Christian ha, convicted yan after nag-whistleblow siya. Kaya, and I was counsel to June Lusada in his writ of amparo petition sa Korte Suprema noon, di ba? Sa akin, yeah, kailangan natin basahin yung Korte Suprema, decision itself, para makita natin klaro ang guidelines. Pero kung titingnan mo lang yung statement ng Korte Suprema na yung Article 12, Section 2, sundin natin, 60-40 for example, by the ano na yon? If any president, including President Marcos, would like our natural resources to be jointly explored by China or any other country for that matter, bitiingin niya ng 60-40. Kasi atin naman to eh.
hindi naman ito contested. In fact, kahit EEZ yan, exclusive nga yan, economic zone ang tawag dyan. So, ibig sabihin, pwede ka naman mag-ano dyan, mag-fish ka dyan, for example, ibang bansa ka, but with our consent. Magpapayag naman tayo, hindi pwedeng ganito na lang. Eh, yung JM issue na yun, dilapastangan talaga tayo ng China doon, katulad ng mga loan agreements niya under President Duterte, na talagang binuli tayo. Pumayag naman tayo. Yun ang napakasama doon. And alam mo, masama ang loob ko kasi it falls on ordinary citizens, bayan muna, yung mga aktivista, o, na magreklamo dito. Ang gobyerno pa mismo ang nagkakanulo sa atin. So, ang gobyerno sana ang gumagawa niyang Christian eh, to protect our interest, to defend our natural resources. Eh. Hindi eh. Sila pa yung nagbibigay. Tayo pa ngayon, ang burden sa atin, magre-reklamo. Hindi ganun kadali mag-file ng petition sa Korte Suprema. Yan, nabanggit niyo yan. Kong, sorry for cutting off. Oh. Yeah. Sobrang importante itong punto na to. No? Madalas kayong i-red bait. Oh, in term na ginagamit na nung iba, red tag. No? Sa mga simplistic mag-isip na walang pag-unawang tama sa kasaysayan, sinasabi, eh, ba't hindi nyo kinikriticize ang China? Siguro ito, napakalinaw na naman, di ba? Nagtaka nga ako na isa sa ano nila, na sa red tagging, siyempre, yung komunista kayo, oh, ba't yung China, hindi nyo, in fact, noong 2008, Christian, hindi pa ganun ka-notorious yung China. Hindi pa siya ganun ka-notorious, wala pa siyang major, mga major reclamation, military bases, yung ganun, wala pa eh. Pero ang bayan muna, isa na kami sa bumira, and I'm sure galit na galit yung China sa bayan muna ning 2008 nung hindi ni-renew ang kanyang JM issued dahil sa na-generate syempre na outrage ng taong bayan. After the petition was filed. Oo. Grabe yung ano noon kasi nagulat talaga ang taong bayan na pinasok pala ang ating teritoryo at ang ating EEZ. Nang hindi man lang natin alam, tapos dehado tayo talaga doon sa deal na yon. So, yeah, alam mo naman ang mga red tagging, Christian, sabihin na naman nila, CBP, NPA ka, paano mo nalaman? May baril ba? May pinatay ba kami? Wala. Basta. hayaan mo na lang ako na may opinion ako na gano'n. Anyway, alam naman siguro ng karamihan na hindi totoo yan. But in any case, we will just continue doing this kind of work. No? So, yeah, and I hope na the Supreme Court will also decide on some of our petition. May petition ba kami, Christian, sa ano ha? Ano ba? Sa ano ba LRT fare hike ha? Matagal-tagal na rin. Tagal no? na rin ha? Kasi ngayon na basa ko sa dyaryo the other day na magtataas ng fare ang LRT. O sabi namin, saka mag-file kami ng motion next week sa Korte Suprema na please resolve. Kasi matagal na ito, nilalabanan namin ang pagtaas ng, unang, pag-privatize syempre ng LRT, MRT, pagtaas syempre, pag-private na yan, tataas ka agad yung fare niyan. So may mga ganun kaming mga, ano, tapos may ilan pa kaming mga petition sa Korte Suprema na ipa-file for on constitutional issue to challenge certain ng mga gobyerno. Tsagaan nyo pa rin, maski wala na kayo sa pamahalaan ha, sa Kongreso. Ay, no? Active naman as a lawyer, no? Sa advocacy work. Yeah, may election man o walang election, nasa Kongreso man ako o wala. Trabaho na naman namin yan noon pa, ang public advocacy. Eh. So, ang side ko lang dito sa JM issue na to, kasi yung pinagbatayan ng Korte Suprema was Article 12, Section 2, na naglilimit ng joint exploration, parang nag-guide siya na may preferential treatment sa Pilipino dapat. But may tsa-tsa kasi ngayon na niluluto sa Congress, sa House maraming bills, in fact, may mga hearings na. Concerned lang ako na baka magiging casualty ang provision na ito. Para buksan ng accommodate. Correct. Na i-delete yan or tanggalin yung ganong 60-40 provision just to accommodate China. Huwag naman natin yan kasi maubos yung ating natural resources pag hindi natin under supervision and control ng Pilipino ang pag-exploit ng ating natural resources. Diba, babantayan natin yan kasi minsan yung ganyang contentious issue, nililibing yan eh. Nag-iingay sila ng artificial issue no para matabunan. May mga ganong ano eh. Yes, strategy, yes. Diba? Oh, so silipin natin yan. Baka nga may ganyan eh. Yun lang, sana there will come a time, Christian, na hindi na ganito ang kalakaran. Kasi
yung mga aktivista o kung sino mong mga advocates, whether whatever, kung ano man yung ina-advocate mo, kahit na si Direk Reyes nag-advocate for the cinema and for the entertainment industry, kumbaga, napapagod din kami. Hindi ba pwedeng gobyerno na ang gumawa nito, magbantay? Hindi bantay sa lakay. Bantay. Yan ang mahirap eh. Kaya bantay kami ng bantay. Parang kailangan ng isang matinding good luck dyan, sir. Good luck. Ako, I've never lost hope on that. There will come a time na may gobyerno tayong mai-elect na, o maitayo na really would be for the people naman at for the interest. At hindi yung kailangan mong bantayan kasi pag hindi mo bantayan. Pero alam mo, ang lessons naman dito sa mga laban na katulad ng mga quixotic na mga laban na to, katulad ng sa JMSU, is yung ano, paminsan-minsan, alam mo, ang gobyerno na pipilitang gawin ang hindi niya gusto. Yan ang lesson ko sa Congress na natutunan na. Paminsan-minsan, ang gobyerno na pipilitang gawin ang hindi niya gusto kung malakas ang pagtutol ng tao sa labas ng Kongreso. And we noticed that in so many instances that the people's might, yung lakas ng taong bayan, pwede pa rin yan. At nakita namin yan sa maraming laban namin sa Chacha. Kasi minority lang talaga kami dyan na antay sa mga Chacha nila. Laban namin sa pork barrel noon, laban sa lahat pa. Marami na yon na it was really the people's outrage that stopped them. And I hope pag may mga ganang moves na naman, sana naman ang taong bayan ay kasama na naman doon para at least tutulan yung mga ganong klase na ano, mga policy. At yung JMSU, by the way, nang lumakas yun nung nalaman nyo nung 2008 sa outrage ng taong bayan, napigil yon. Kung hindi napigil yon at tumuloy pa yon, ay nako, baka sa kangkuna na talaga tayo pupulutin kung nag-ano pa yon ng 3 more years or 2 more years yung JMSU na yon. Buti naman hindi. Well, maraming salamat po, former Congressman Nery Colmenares, dun sa pagpapaunlak nyo sa interview at of course dun sa congratulations sa atin lahat. Salamat dahil sa atin pakinabang lahat natin yan. Oo. Salamat po. Yes. Congratulations. Thank you, Christian. Maraming thank salamat you din po. Kung nagustuhan nyo po itong video na to at naniniwala po kayo sa klase ng journalism na ginagawa po natin, pakishare na lang po itong video at please subscribe to my YouTube channel. You can also follow me in my different social media accounts. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super chat at saka po super stickers. Alam nyo po, malayo po yung mararating nito para po sa pagsuporta ninyo sa isang tunay na independent journalism. Maraming salamat po.